Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father God, who save us and love us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. For your love toward us, we became the Lord's children. Dahil po sa iyong pag-ibig para sa amin, kami po ay naging mga anak ng Panginoon. So we'll really thank the Lord for your great and wonderful grace and love. Kaya kami po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon para sa iyong dakila at kamangha-manghang pag-ibig at biyaya. Please help us to grow in our faith so that we can make the Lord's work more powerfully. Pakiusap, tulungan niyo po kami na tulungan niyo po kami upang magawa po namin ang gawain ng Panginoon ng higit na makapangyarihan. Now, Lord, especially, please help all of our families and relatives to be saved this year. At lalong-lalo na po, Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po yung aming mga minamahal ng pamilya at mga kamag-anak na maligtas sa taong ito. And please lead our lives so that all the things we have planned come true in the Lord's this year. At pakiusap, Panginoon, pangunahan niyo po yung aming mga buhay upang ang lahat ng mga bagay na plinano namin sa taong ito ay maisakatuparan sa pamamagitan ng Panginoon. If there are some brothers or sisters who are not with us at this time, please help them to be with us next time. At kung mayroon man po ng mga brothers and sisters na hindi po namin kasama sa oras na ito, pakiusap, tulungan niyo po sila upang makasama namin sila sa susunod na pagkakataon. This time, today, we have gathered here to learn the Word of God. Sa oras na ito, kami po ay nagkatipon ng sama-sama sa lugar na ito upang pag-aralan ng salita ng Diyos. So please touch our heart through the Word of God and engrave your words on your heart. Kaya't pakiusap, hipuin mo po ang aming mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos at iukit ang iyong mga salita sa aming mga puso. We pray in the name of Jesus Christ who loves us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Brothers and sisters, let's open the Bible, the Luke chapter 19, verse 24 hanggang 26. Kaya, mga brothers and sisters, buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 19, verse 24 hanggang 26. Luke chapter 19, verse 24 hanggang 26. Brothers and sisters, if you find already, basahin po natin na sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa mga nakatayo, kunin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may 10 mina. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya'y mayroong 10 mina. Verse 26, sinasabi ko sa inyo na sa bawat mayroon ay higit pang marami ang ibibigay. Subalit, ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Verse 26, if I say to you that everyone who has will be given, and from him who does not have, even what he has will be taken away from him. So today, what we will learn today is God who counted through the parable of the minas. Kaya ngayon po, ang pag-aaralan natin ng sama-sama sa araw na ito ay ang Diyos na nagbibilang sa pamagitan po ng talinhaga ng 10 mina. For good our Christian life, before we can lead the normal Christian life in God's sight, there are something we need to know first. Para sa ating mabuting buhay Kristiyano, para magawa nating makapamuhay ng normal na buhay Kristiyano sa paningin ng Diyos, mayroong mga bagay na dapat nating malaman. So what we need to know first is that God is the master of everything. Kaya yung bagay na dapat nating malaman muna ay ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng bagay. So please bookmark here. And then, another verse, Acts chapter 17, let's go. Kaya lagyan niyo po ng bookmark dito at tignan po natin sa mga gawa, chapter 17. Verse 24 hanggang 25. Verse 24 hanggang 25. Acts chapter 17, verse 24 hanggang 25. So, God is the master of everything. Kaya dito po makikita natin na ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng mga bagay. Let's read together. 3, 2, 1. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto,
Siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Verse 25, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na parabang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Verse 25, nor is our worship with man's hands as through his needed anything, since he given to all life, breath, and all things. That's why before we start Christian life, we have to know first, God is master of everything. Kaya nga, bago po tayo magsimula sa ating Christian life, una, dapat nating malaman na ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng bagay. Because God is the creator of everything, and the Lord is the one who made me. Dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at ang Panginoon ang siyang gumawa sa akin. And God is giving us everything we need to live well on this earth. At ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay na kinakailangan natin upang mabuhay ng maayos sa mundong ito. That's why the Lord is the master of everything and my master. Kaya nga, ang Panginoon ang Panginoon ng lahat ng bagay at Panginoon ko rin. Therefore, if the Lord wants, He can take away everything we have in the moment. Kaya nga, kung gugustuhin ng Panginoon, magagawa niyang alisin ang lahat ng bagay na mayroon tayo sa isang saglit. Even more, the Lord may stop our heart right now and take our life possible. At higit pa rito, ang Panginoon ay magagawa niyang patigilin ang ating puso kagad ngayon din at kukunin ang buhay natin. That's why when we think about it, we can say that all we have is the Lord's. Kaya nga, kung pag-iisipan natin ang patungkol dito, masasabi natin na lahat na mayroon tayo ay sa Panginoon. That's why Bible says 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang 20. Kaya nga, sinasabi ng Biblia sa Unang Korinto, chapter 6, verse 19 hanggang 20. So all we have is the Lord's. That's why 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang 20. Verse 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, who you have from God? And you are not your own. That's why verse 20, brothers and sisters, let's read together. 3-1, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Because you are the Lord's. That's for you are bought at the price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kaya nga sabi dito, at kayo hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So remember, Bible says, you are not your own, but were bought at the price. Kaya nga, tandaan po ninyo na sinasabi ng Biblia, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Likewise, not only did the Lord created us, but also He bought us for blood of Jesus Christ. So, He became our master. Kaya nga, gaya po nito, hindi lamang nilikha tayo ng Panginoon, kundi binili rin niya tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Kaya nga, siya ay naging ating Panginoon. So since when we were saved, Jesus became our Lord. Kaya nga po, mula nang tayo ay maligtas, si Jesus ay naging ating Panginoon. So all things from me came to the Lord. Kaya nga lahat ng mga bagay na nasa akin ay nagmula sa Panginoon. Therefore, we must take His ownership clear. Kaya nga po, dapat po nating maging malinaw para sa atin ang Kanyang pagiging may-ari. But remember, but the Lord has entrusted Lord's things to us. Subalit, tandaan po natin ito na ang Panginoon ay pinagkatiwala sa atin yung mga bagay ng Panginoon. So from Lord's all things, the body, time, and money, and children, and work we have, the Lord has entrusted us to use according to His will. Kaya nga doon po sa mga bagay ng Panginoon, kasama dito yung ating katawan,
oras, pera, mga anak, yung mga trabaho na mayroon tayo, ang Panginoon ay pinagkatiwala ito sa atin upang gamitin ito ayon sa kanyang kalooban. That's why we became a kind of manager who manages the Lord's things. Kaya nga, tayo po ay naging gaya ng tagapangasiwa na nangangasiwa ng mga bagay ng Panginoon. So the Bible called the man steward. Kaya nga, tinawag po ng Biblia ang ganitong tao na bilang katiwala. So in the Bible, the steward is the person who take good care of their owner's belongings. Dito po sa Biblia, yung katiwala ay isang tao na nangangalaga ng maigi ng mga bagay na pagmamay-ari ng may-ari. But let's imagine. But what if the steward used the owner's staff as if he were his own? Subalit, pag-isipan po natin ito. Kung ang katiwala ay ginamit yung mga bagay ng may-ari na para bang ito ay sa kanyang sarili. The master know it. If the master know it, he will kick him. He will kick him out right away. Kung ito ay malalaman ng kanyang Panginoon, siya ay paaalisin kaagad. That's why in the Bible, there is a story that master entrusted his money to his servant, left them far away. Kaya nga po dito sa Biblia, mayroon pong kwento na ang Panginoon, ang may isang Panginoon na ipinagkatiwala ang kanyang pera sa kanyang mga lingkod, pagkatapos iniwan sila at pumunta sa malayong lupain. So that story is the parable of the minas. Ang kwentong iyon, ito po yung talinhaga ng sampung mina. So the story, the parable of the minas, in the Bible, there is a story that the master entrusted his money to his servant and then he left them far away. Kaya nga yung talinhaga po ito ng sampung mina, dito po sa Biblia, ay yung Panginoon na ito ay pinagkatiwala yung kanyang pera sa kanyang mga lingkod, iniwan sila at pumunta sa malayong lupain. And then he came back and checked out about how much they had gained with the money, his money. At pagkatapos, siya ay bumalik at tiningnan, inalam kung gaano kalaki yung kinita nila gamit yung perang iyon. That is the parable of the minas. Yan po yung talinhaga ng sampung mina. You know, the parable of talent. Alam niyo po ba yung talinhaga patungkol sa talento? A similar parable of talent is found in the Bible. Ang kaparehong talinhaga na ito ng talento ay makikita rin sa Biblia. But the parable of the talent is Jesus' parable of the Jew who rejected the gospel. Gayunpaman, yung talinhaga ng talento na tinalinhaga ni Jesus ay para sa mga Hudyo na tinanggihan ng Ebanghelyo. But the parable of minas is Jesus' parable of saved Christians. Subalit, yung talinhaga ng mina ay talinhaga ni Jesus para sa mga ligtas na Kristiyano. So in the talent parable, there is a story of going to hell. But in the mina parable, it is not. Kaya nga po, dun sa talinhaga ng talento, mayroong kwento doon na pupunta sa impyerno. Subalit sa talinhaga ng sampung mina ay wala. Because the saved person does not go to hell just because he did something wrong. Ito ay dahil ang taong ligtas ay hindi na po mapupunta sa impyerno dahil nakagawa siya ng bagay na mali. That's why the parable mina, the parable talent, the two parables are different. So we should not be confused. Kaya nga po yung dalawang talinhagang ito, yung talinhaga ng talento at ng sampung mina, ang dalawang ito ay magkaiba. Kaya dapat wag po tayong malito. From now on, let's check the minas parable. Kaya simula po ngayon, tingnan po natin ng detalyado ang talinhaga ng sampung mina. Lucas chapter 19, verse 12 hanggang 26. Kaya balikan po natin Lucas chapter 19, verse 12 hanggang 26. Chapter 12 hanggang 26. Lucas chapter 19 verse 12 hanggang 26. It's a very long sentence, but could you read? Babasahin ko po, verse 12 hanggang 26. Sinabi nga niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik. Tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng sampung mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating.
Subalit kinapotan siya ng kanyang mga mamamayan at nagsugo sila sa kanya ng kinatawan na nagsasabi, ayaw namin na ang taong ito'y maghari sa amin. Nang siya'y bumalik, pagkatapos matanggap ang kaharian, sinabi niyang tawagin ang mga aliping binigyan niya ng salapi upang malaman niya kung ano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. Dumating ang una na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa 10 lunsod. Dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay mamamahala sa 5 lunsod. Dumating ang isa pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Ako'y natakot sa iyo sapagkat ikaw ay taong mahigpit, kinukuha mo ang hindi mo itinabi at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, hinahatulan kita mula sa sarili mong bibig, ikaw na masamang alipin. Alam mo na ako'y taong mahigpit na kumukuha ng hindi ko itinabi at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang aking salapi sa bangko at nang sa aking pagbalik ay makuha ko iyon pati ang tinubo? At sinabi niya sa mga nakatayo, kunin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may 10 mina. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya'y mayroong 10 mina. Verse 26, sinasabi ko sa inyo na sa bawat mayroon ay higit pang marami ang ibibigay. Subalit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. In these words, the nobleman symbolized Jesus Christ. Sa mga talatang ito, yung isang maharlikang tao ay sumisimbolo kay Hesukristo. And the servant symbolized the saved brother and sister. At ang mga lingkod naman ay kumakatawan, sumisimbolo sa mga ligtas na mga brothers and sisters. And mina means the gift of God has given to all Christians. At ang kahulugan naman po ng mina ay ang kaloob ng Diyos na ibinigay sa lahat ng mga Kristiyano. So, the mina is not mean the salvation. Kaya hindi po yung mina, hindi po ito yung kaligtasan. So the mina means the gift of God has given to all Christian, born again Christian. Yung mina po dito, ito po yung kaloob na ibinigay ng Diyos na talent sa lahat ng mga ligtas na Kristiyano. So when we get salvation, God give us the talent like the gift of God. Kaya nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, ibinigyan tayo ng Diyos ng talento. And in the verse 14, look verse 14, the people who did not want the nobleman to be king refer to the Jew. Kaya, at dito po sa verse 14, yung mga tao na ayaw na siya'y maghari, napupuot sa kanya, ay tumutukoy ito sa mga Hudyo. And then, the Jew did not accept Jesus as Savior and were crucified and killed. At yung mga Hudyo po ay hindi tinanggap si Jesus bilang kanilang tagapagligtas, kundi siya ay pinako nila sa krus at pinatay. Look, in verse 14, the people who did not want the nobleman to be king, the people to Jew. At dito po, makikita niyo po sa verse 14, at yung mga tao na ayaw sa isang maharlikang tao ito na maghari sa kanila, ay tumutukoy sa mga Hudyo. The Jew did not accept Jesus as Savior and were crucified and killed. Ang mga Hudyo na hindi tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas ay ipinako siya sa krus at pinatay. In verse 12, that the nobleman took a wrong way to take a throne and bring it back means that Jesus died and was rejected to be in heaven. At dito po sa verse 12 na sinasabi na yung isang maharlikang tao ay pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik. Ibig sabihin po nito na si Jesus ay namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit. And look verse 15, the return of the nobleman to the throne means that Jesus will be coming back as king of all kings. At dito po sa verse 15, nasabi, siya'y bumalik pagkatapos matanggap ang kaharian. Ibig sabihin po nito na si Jesus ay muling babalik bilang hari ng mga hari. And look verse 13 also. In verse 13, as the nobleman left, he called out 10 servants and gave them 1 mina each. A total of 10 minas. At dito po sa verse 13, na bago umalis, yung
Maharlik ang tao, tinawag niya yung kanyang sampung alipin at binigyan sila ng isang mina bawat isa. Kaya total po, 10 mina. And 10 minas. The number of 10 in the Bible, you know, symbolize the whole. At alam niyo po ba, yung bilang na 10 sa Biblia ay sumisimbolo sa kabuuan. So that means that the Lord has given each gift to every saved person without exception. Kaya nga, nangangahulugan ito na ang Panginoon ay binigyan ng kaloob ang bawat ligtas na tao na walang hindi kabilang dito. By the way, the nobleman came back and checked how much they left with the mina each of their servant received. Gayun pa man, nung yung maharlikang tao ay bumalik, tinignan niya kung gaano yung natira o yung kinita na mina ng bawat lingkod. The thing is, it means that when Jesus come again, when all judge the how we live with the gift we receive as the Christian. Yeah. Yung mahalaga po dito, nangangahulugan nito na kapag si Jesus ay muling bumalik, dumating, tayong lahat ay hahatulan kung paano tayo namuhay gamit po yung kaloob na natanggap natin bilang mga Kristiyano. So, look, brother, sister, verse 16. Pasay po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Dumating ang una na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa. So, one servant left 10 minas as 1 mina. Kaya, yung dito po, yung isang lingkod ay kumita pa ng 10 mina mula doon sa isang mina. What does it mean? It means that the Christian lived in the obedience to the Lord at 100%. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na ang Kristiyanong ito ay namuhay ng may pagsunod sa Panginoon ng 100%. That's why the Lord gave him his worthy reward. Okay. Kaya nga, yung Panginoon ay binigyan siya ng karapat dapat na gantimpala sa kanya. And brother and sister, look, verse 18. Look, verse 18. At tignan niyo po dito sa verse 18. Let's read together. 3, 2, 1. Dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. So one of the servants left 5 minas as 1 mina. Kaya dito po, yung isang lingkod na ito ay kumita pa, tumubo pa ng 5 mina mula doon sa 1 mina. It means the Christian lived in obedience to their Lord at 50%. Ibig sabihin nito na ito ay Kristiyano na nabuhay ng may pagsunod sa Panginoon ng 50% lang. So he also received the worthy prize from the Lord, 50%. At siya rin ay tumanggap ng karapat dapat na gantimpala mula sa Panginoon na 50% lang. But look, verse 20. Subalit, tingnan niyo po yung verse 20. There was a man who received the same mina one from the Lord and left nothing behind. Dito po, mayroong tao na tumanggap ng parehong mina mula sa Panginoon, subalit walang anumang tinubo. So verse 20, let's read together. 3, 2, 1. Dumating ang isa pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa 1 panyo. What does it mean? Ano pong ibig sabihin ito? It means that although someone was saved, there was nothing that lived for the Lord. Ibig sabihin po nito na bagaman ang taong ito ay ligtas, pero walang anumang bagay siya na ipinamuhay para sa Panginoon. Even though someone got salvation from the Lord, but he didn't live for the Lord. Subali, gaya po nito, bagaman ang taong ito ay naligtas mula sa Panginoon, subalit hindi siya nabuhay para sa Panginoon. The Lord reviewed it as evil and rebuked him. At sa Panginoon po, para sa Panginoon, nakikita niya ito bilang isang masama at sinaway siya. So Lord has a gift to each of us, Christian. Kaya yung Panginoon po, mayroon siyang kaloob sa bawat isa sa atin ng mga Kristiyano. It is all different. Subalit lahat ng ito po ay magkakaiba. So we should not say it good or bad compared to others. Kaya nga po, huwag po nating sabihin ito na ito ay mabuti at masama at ikumpara sa iba. Because we receive the God's gift differently. Dahil tinanggap natin ang kaloob mula sa Diyos na magkakaiba. So this is because God has given each person differently according to his needed for his work. At isa pa, ito rin po ay yung Diyos ay nagbigay sa atin sa bawat tao ng magkakaibang kaloob ayon sa kinakailangan niya para sa kanyang gawain.
And then the Lord wants all Christians to live for Him with what they have received. At pagkatapos, yung Panginoon nais niya na sa lahat ng mga Kristiyano ay mabuhay para sa Kanya sa pamamagitan ng kung ano yung natanggap nila. When Jesus Christ's second coming, He will check about our Christian life. So because the Lord has entered to us, He come again to check how much we have left with it. At dahil pagbalik ng Panginoon, titingnan niya yung ating Christian life. Kaya nga, dahil yung Panginoon ay pinagkatiwala sa atin yung kanyang kaloob, sa pagbabalik niya, titingnan niya kung gaano tayo tumubo. Brothers and sisters, this moment, let's imagine, if the Lord come and counted our lives now, how many minas would you have lived? Yeah. Brothers and sisters, halimbawa, kung yung Panginoon ay dumating ngayon at bibilangin niya, titingnan niya yung buhay natin, gaano karaming mina kaya ang maiiwan? Now, from now on, just one time, for a moment, let's think. Please think about each one. Kaya simula po ngayon, magmula ngayon, sa oras na ito, isipin po natin yung patungkol sa bawat isa sa atin. How many munas shall you show to the Lord? Gaano karaming mina yung ipapakita ninyo sa Panginoon? How nice it would be when we went before the Lord, hear this saying, "Well done, good servant, because you were faithful in a very little, and I will repair you with great things." Kaya, gaano kaya kabuti kapag tayo ay pumunta na sa Panginoon, pagkatapos maririnig natin, sasabihin niya ganito na mabuti. Magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa 10 lungsod. So we have to keep it in mind. Kaya dapat po natin itong tandaan sa ating isipan. Remember, everything we have is not ours, own. Everything we have is left to us by the Lord. Kaya tandaan po natin na lahat ng mga bagay ay hindi po ito sa sarili natin. Na lahat ng mga bagay na ito ay ibinigay sa atin ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. But now, how are we currently using it? Subalit ngayon, paano ba natin ito ginagamit sa ngayon? How are we currently using it? For whom? Paano natin ito ginagamit sa ngayon? Para kanino? If we are truly saved Christian, we must founder it and decide how we will live. Kaya nga, kung tayo ay tunay na mga ligtas na Kristiyano, dapat po tayong mag-isip at magpasya kung paano tayo mabubuhay. Brothers and sisters, is not difficult the Christian life. Kaya mga brothers and sisters, hindi mahirap yung Christian life. So brothers and sisters, remember that what is important in the statement is that the Lord has not told us to do great things. Kaya ano yung mahalaga dito, mga brothers and sisters, sa mga talatang ito ay yung Panginoon na hindi naman niya sinabi sa atin na gumawa ng mga dakilang bagay. Why? Bakit? Luke verse 17. Tignan niyo po sa verse 17. 17. And he said to him, "Well done, good servant, because you were faithful in a very little." Sabi po dito, at sinabi niya sa kanya, "Magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti." That's why the Lord praised because you were faithful in a very little. Kaya nga yung Panginoon ay pinuri siya, pinapurihan siya dahil naging tapat ka sa kakaunti. So if we obey and live for the smallest things we can do for the Lord will do great things through us. Kaya nga kung tayo ay susunod at mabubuhay mula sa pinakamaliit na bagay na magagawa natin para sa Panginoon, yung Panginoon ay gagawa ng dakilang bagay sa pamamagitan natin. One more, if we obey and live for the smallest things we can do for the Lord will do great things through us. Ulitin ko po. Kung tayo ay susunod at nabubuhay mula sa pinakamaliit na bagay na magagawa natin para sa Panginoon,
ang Panginoon ay gagawa ng dakilang bagay sa pamamagitan natin. That's why that is the key to living a life that is praised by the Lord. Kaya nga ito po yung susi para sa pamumuhay ng buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. But the Lord does not let us do everything and let us do it for ourselves. Subalit, yung Panginoon po, hindi na tayo hahayaan na gawin ang lahat ng bagay at gawin ito para sa sarili natin. And also, he said that the Lord teaches in a way we should go. And he will guide us with his eyes. At sinasabi rin na ang Panginoon ay ituturo sa atin yung daan na dapat nating lakaran at gagabayan niya tayo na ang kanyang mata ay nakatitig sa atin. Let's go. Psalm chapter 32, verse 8. Tignan po natin sa mga awit, 32. Psalm chapter 32, verse 8. Verse 8. Psalm chapter 32, verse 8. Mga awit, 32, verse 8. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. So look verse 8. The Lord teaches in the way you should go and guide us with His eyes. Sabi po dito, yung Panginoon ay ipapaalam sa atin at ituturo sa atin ang daan na dapat nating lakaran at papayuhan tayo na ang kanyang mga mata ay nakatitig sa atin. So how does the Lord teach us in a way we should go? Kaya nga, paano ba tayo tuturuan ng Panginoon sa daan na dapat nating lakaran? That is what the Lord tells us through the Word. Ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. And through the church. At sa pamamagitan ng church. And through the fellowship. At sa pamamagitan ng fellowship. With the truth, brothers and sisters. Sa kasama ang mga tunay ng mga brothers and sisters. So through the word of God, through the church, and through the brother and sister fellowship, God is guide us. God guide us. Kaya nga, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng church, sa pamamagitan ng fellowship at ng mga brothers and sisters, yung Panginoon, yung Diyos ay ginagabayan tayo. That's why Luke verse 9. Kaya nga po, tignan niyo po yung verse 9. One more time, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. That's why, like the verse 9, then there is an attitude we should have. Kaya, at dito rin po sa verse 9, meron po ditong pag-uugali na dapat ay mayroon tayo. That is, don't be like a horse and mule. Ito ay, huwag tayong maging gaya ng kabayo o ng mola. So, horse, let's imagine, horse are very large and then fast-paced animal that he killed ahead of their owners. Kaya yung kabayo po, dahil ito ay malaki at ito ay mabilis na hayop na palagi nauuna sa kanya, sa may-ari niya. And opposite, mules are lazy and slow animals that keep behind of their owners. At yung mola naman, pagkabaliktad po ito, ang mola, tamad at mabagal na hayop na palaging nasa likuran ng kanyang amo. Like that, we should not be ahead of the Lord or be too far behind. And obey His word and follow Him closely. Gaya po nito, huwag tayong mangunguna sa Panginoon o kaya naman maging mas malayo at na nasa likuran, kundi sumunod sa Kanyang salita at sumunod sa Kanya ng malapitan. Just the Lord wants it for us, just close with Jesus Christ. Yeah. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin na maging malapit tayo, malapit kay Jesus Cristo. But, like a horse or donkey, some Christian wants too far from the Lord, some Christian wants to be the lazy before God. Yeah. Gaya ng kabayo at ng mga asno, ng mola, may mga Kristiyano nais nila na maging malayo sa Panginoon, tamad sa Panginoon.
Because even though we knew already what God wants, but some Christian commit sin secretly. Bagaman nalalaman na natin kung ano yung nais ng Panginoon sa atin, subalit may ilang mga Kristiyano gumagawa pa rin sila ng mga kasalanan. Even though some Christian knew already what God wants, but some Christian doesn't want to change it for good Christian life. Bagaman nalalaman na natin ang mga Kristiyano kung ano yung nais ng Diyos, subalit may ilang mga Kristiyano na ayaw pa rin nila na magbago. Even though someone who wants to be good, faithful brother and sister, but sometimes someone don't know that is the sin and we make mistake. Yeah, bagaman yung mga Kristiyano gusto nila na magbago, pero mayroon pa rin na minsan hindi nila alam na ito ay kasalanan at gumagawa ng mga pagkakamali. That is problem. Yun po yung problema. Important is that because God doesn't just go over their matter. Ang mahalaga po dito ay hindi lang ito hayaan ng Diyos na hindi lang ito hahayaan ng Diyos. That's why the Lord makes us realize the wrong things through the various means. Kaya nga yung Panginoon ay ipapaunawa niya sa atin kung ano yung maling bagay sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. When we read the Bible, listen to the sermon, or when we have a fellowship, we found it our something wrong. Kaya nga, sa pagbabasa natin ng Biblia, sa paikinig ng sermon, o kaya naman, sa fellowship, ay makikita natin kung ano yung mali. Have you ever experienced when we start to pray and close eyes, before we ask to the Lord, God gave us something our wrong consciously. Kaya naranasan niyo po ba kapag magsisimula tayong manalangin nang ipikit natin yung mata natin, nagpasimula yung Panginoon na ipaunawa sa atin yung mali. That's why we may think that we have done something wrong when we pray to the Lord. Kaya nga, may isip natin na may nagawa tayong mali sa tuwing nananalangin tayo sa Panginoon. For example, when we pray, we start praying to the Lord after closed eyes, oh Lord, please hear me, please allow me. When we ask the Lord, that time God told us, yeah, but why you did your Christian life like that? Gaya po nito, kapag nagsimula tayong manalangin, pagkatapos ipikit yung ating mga mata, pagkatapos sabihin natin, pakiusap Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ito, ibigay mo sa akin ito. Pero sasabihin ng Panginoon, sige, ibibigay ko ito, pero bakit mo ito ginawa? Do you want to be good, being the good Christian? Gusto mo ba na maging mabuting Kristiyano? But why you went there to commit sin secretly? Pero bakit nagpunta ka sa lugar na iyon para gumawa ng lihim na kasalanan? Bakit uminom ka ng alak? And smoking. At naninigarilyo. Likewise. Gaya po nito. Still God is teaching us. Yung Diyos ay patuloy pa rin tayo. Through the many kind of barriers of reason. Patuloy pa rin tayong tinuturuan sa pamagitan ng iba't ibang paraan. At that time, what should we do then? Sa sandaling iyon, ano yung dapat nating gawin? First, we must first repent of the wrong. Una, ay dapat po tayo magsisi dun sa maling nagawa natin. Then the Lord forgives our sin. At pagkatapos, yung Panginoon ay patatawarin yung ating kasalanan. So, from now on, I'm going to explain to you about discipline. Kaya, simula po ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang patungkol sa disiplina. Before I explain to you discipline, I will explain to you the meaning of repentance. Kaya bago po ipaliwanag sa inyo yung patungkol sa disiplina, ipapaliwanag ko muna sa inyo ang patungkol sa kahulugan ng pagsisisi. 1 John chapter 1 verse 9. Unang Juan chapter 1 verse 9. First one, chapter 1, verse 9. Unang Juan, chapter 1, verse 9. Asay po natin ang sabay. 3, 2, 1. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So when we found our sin in us,
If we confess it to the Lord and repent, the Lord forgive, according to this God's promise. Kaya nga kapag nakita natin yung kasalanan ay nasa atin, kung ipahayag natin ito sa Panginoon at magsisisi, ang Panginoon ay patatawarin ito. But brother and sister, don't misunderstand. The compassion here, compassion, and repent is different from the repentance we seek to be saved before we were saved. Kaya nga, pero mga brothers and sisters, yung pagpapahayag dito at yung pagsisisi, ay magkaiba po ito doon sa pagsisisi na ginawa natin upang maligtas tayo noong hindi pa tayo ligtas. Isn't it? Hindi po ba? So here, repentance is different meaning, the meaning of different from the repentance we seek to be saved before we are saved. Kaya nga yung pagsisisi po dito, iba po ito doon sa pagsisisi na ginawa natin bago tayo maligtas. So repentance when we are saved is repentance as a sinner and it happens only once. Kaya nga yung pagsisisi po dito nang tayo ay maligtas ay yung pagsisisi na bilang makasalanan at nangyari ito ng minsanan lang. But once we are saved, we are no longer sinner. Subalit yung pag tayo ay naligtas na ay hindi na tayo mga makasalanan pa. And since all our sins are forgiven, we no longer repent as a sinner. At dahil mula nang tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan, ay hindi na tayo nagsisisi bilang makasalanan. That's why, so repentance after salvation is different meaning. Kaya nga yung pagsisisi pagkatapos ng kaligtasan ay magkaibang kahulugan. So here, John is a letter written by the Apostle John to the saved brothers and sisters. Kaya nga po dito, yung unang Juan nito ay sulat na isinulat ni Apostle Juan para sa mga ligtas na mga Kristiyano. So it means, even after we are saved, because we are weak spiritually, that's why we able to commit sin. Kaya nga, bagaman, pagkatapos nating maligtas, tayo, dahil tayo pa rin ay mahina spiritually, kaya nga, nakakagawa tayo ng kasalanan. That's why since we became son of God, we were saved. Even then, we must repent. Kaya nga, bagaman tayo ay naligtas na, pagkatapos natin maging anak ng Diyos, pagkatapos na makagawa ng kasalanan, dapat tayong magsisi. So, repentance at that time is not that we are sinner, but that we are repenting as son of God. Kaya nga, yung pagsisisi sa oras na iyon, eh hindi yung dahil tayo ay makasalanan, kundi tayo ay nagsisisi bilang anak ng Diyos. Can you understand? Naintindihan niyo po? For example, if someone who is a stranger steal your stuff, you will report him to the police. Halimbawa, may isang tao na hindi nyo naman kilala ay kinuha, ninakaw yung pag-aari ninyo, i-report natin siya. Isusumbong natin siya sa police. But if your son and daughter steal your stuff, then you don't call the police. Subalit, kung yung anak ninyo o nalalaki o babae ay kinuha o ninakaw yung bagay na pagmamayari ninyo, kung ganun, hindi tayo tatawag ng police. Why? Bakit? They are your children. Dahil sila ay mga anak ninyo. Right? Tama po. So when a child sins against a parent, the relationship between the parents and the children, no matter how good they are, come to be broken. Kaya kapag yung mga yung anak ay nagkasala laban sa magulang, ang relasyon sa pagitan ng magulang at ng anak, gaano man sila kabuti, ay nasisira. So, what should the children do then? Kung ganun, ano ba yung dapat na gawin ng mga anak sa kanila? At the time, the children should ask his parents for forgiveness, for good relationship. Sa sandaling iyon, yung mga anak ay dapat na humingi sa kanilang magulang ng kapatawaran para sa mabuting relasyon. Right? Tama po ba? Then the parents forgave the child and the relationship between the parents and the child who were wrong is restored. Kung ganun,
Yung magulang ay patatawarin yung kanilang anak at ang relasyon sa pagitan ng magulang at ng anak na nagkasala o nagkamali ay mapapanauli. When the children ask to the parents for forgiveness. Kaya ito po ay mangyayari kapag yung anak ay humingi ng kapatawaran doon sa magulang. That's why here, repentant here in verse 9, refer to repentant, to restore the relationship between God and the brother and sister. Kaya nga, dito po yung repentance, yung pagsisisi dito sa verse 9, ay tumutukoy po ito doon sa pagsisisi upang mapanauli ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga ligtas na brothers and sisters. So after we were saved, if we sin, after we were saved, our relationship with the Heavenly Father is totally broken, start broken. Kaya nga, kung tayo po ay magkasala pagkatapos ating maligtas, ang relasyon natin sa ating makalangit na Ama ay nasisira. So what can we do to restore a long relationship with God? Kaya nga, ano yung dapat natin gawin upang mapanauli natin yung ating maling relasyon? May problema ang relasyon sa Diyos. We must confess, we must repent our sin honestly to the Lord. Dapat po tayong, dapat nating ipahayag, dapat nating pagsisihan ang ating mga kasalanan ng may katapatan sa Panginoon. Oh Lord, I have sinned the two curse again before you. Sorry. Panginoon, ako ay muling nagkasala at sinusumpa sa muli sa harapan mo. Actually, this is the sin that the Lord hates. And I am foolishly long again. Ito po ay kasalanan na ayaw, napupuot yung Panginoon at ako ay hangal na ginawa ulit ito. So, thank you for forgiving all of these sins with the blood of Jesus forever ever. Kaya maraming salamat po sa pagpatawad sa lahat ng mga kasalanang ito sa pamamagitan ng dugo ni Jesus magpakailanpaman. However, please help me not to commit this sin anymore that will hurt the heart of the Lord in the future. Kaya pakiusap, tulungan mo ako na wag na itong magawa muli ang kasalanan ito na makakasakit sa puso ng Panginoon maging sa hinaharap. And then I will live again with the strength. At muli ako ay mabubuhay na mayroong kalakasan. That is the right attitude to show before God when we commit sin. Ito po yung tamang pag-uugali na dapat na ipakita natin sa harapan ng Diyos kapag tayo ay nagkasala. Then the Lord forgive our sin and restore them. Pagkatapos, yung Panginoon ay patawarin ang ating mga kasalanan at panunumbalikin sila. But from sila. Now, I explain to you, all of you, about the discipline of, from God. At mula naman ngayon, ay ipapaliwanag ko sa inyo ang disiplina mula sa Diyos. Depend on your commit sin. Sometimes God just forgive you, but sometimes God will not forgive you without discipline. Depende sa kasalanan ng nagawa ninyo. Minsan yung Diyos ay pinapatawad kayo sa kasalanan. Minsan hindi kayo dinidisiplina ng Diyos sa nakasalanan nagawa ninyo. At minsan naman, ang Diyos ay hindi kayo It means some sin are not served. Because some sin are not served by our confess alone. Ito ay dahil yung ilang kasalanan natin ay hindi malulutas sa pamamagitan lang ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan. What kind of commission? Anong uri kaya ng kasalanang iyon na nagagawa natin? That is especially when Christian intentionally commits sin before God. Ito ay lalong-lalo na po kapag ang mga ligtas na Kristiyano ay nagumagawa ng kasalanan na sinasadya. If we know that it is a sin that the Lord does not want, but if we intentionally sin, then the way the Lord deal with it, it is different. Kung alam na natin na ito ay kasalanan na ayaw ng Panginoon, subalit kung sinasadya natin na magkasala, kung ganun, ang paraan kung paano ito pakikitunguhan ng Panginoon ay magkaiba. So the Lord then discipline to correct our heart and life. Kaya nga, dito, yung Panginoon ay magbibigay ng disiplina upang itama ang ating puso at buhay. So, let's go to the Hebrew chapter 12. Kaya tignan po natin sa Hebreo chapter 12. Hebrew chapter 12, verse 5 hanggang 6. Hebreo chapter 12,
verse 5 hanggang 6. Hebrew chapter 12 verse 5 hanggang 6. Hebreo po, chapter 12 verse 5 hanggang 6. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Verse 6. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. When God gave us God's discipline, He mentioned to us, My son. Kapag ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng disiplina, sinasabi niya sa atin, anak ko. Not sinner. Hindi makasalanan. It means even though you commit sin continuously, but you are the destiny identity is the son of God. Kaya bagaman patuloy kayo nakakagawa ng kasalanan, subalit ang inyong pagkakakilanlan ay anak ng Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? So when we commit sin, before God forgave us, God will give us the discipline. Kaya nga, bago tayo, as a son, bago tayo patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan, bibigyan niya muna tayo ng disiplina bilang kanyang anak. Because the Lord has become our Father. That's why a father has a responsible as a father. Dahil ang Panginoon ay naging ating ama, kaya ngayong ama ay mayroong responsibilidad bilang ama o tatay. That responsible is to teach and nurture children properly. Ito ay turuan at palakihin yung kanyang mga anak ng maigi. That's why, so as our father spiritually, God is also trying to lead us in the right way through the discipline. Kaya nga dahil yung Diyos ay ang ating ama, spiritual, kaya nga yung Diyos ay sinusubukan niya tayong pangunahan sa dalhin sa tamang daan sa pamamagitan ng disiplina. Sometimes God warns us, don't do that, don't do that, don't do that. Minsan sinasabi sa atin ng Diyos, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Even though we knew already, this is not God wants. Bagaman alam na natin na ayaw ito ng Diyos, pero kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, in His time, God will give you the great, huge discipline. Sa sandaling ito, bibigyan kayo ng Diyos ng malaking disiplina. So, but if we, the beloved children of God, so, if even though we are the beloved children of God, but go to the wrong way, the Lord chastised them, us, to correct them. Kaya nga, kung tayo na mga minamahal na anak ng Panginoon ay pupunta sa maling daan, ang Panginoon ay didisiplinahin tayo upang itama tayo. That's why, brothers and sisters, look verse 6. Kaya nga, brothers and sisters, tignan niyo po sa verse 6. Pasay po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Every son whom he received means because we are the son of God, that's why God gave us the discipline for the good right way. Kaya nga dahil sa anak tayo ng Diyos, kaya nga binibigyan niya tayo ng disiplina upang tayo ay lumakad sa tamang daan. Brothers, sisters, let's imagine. Among the brothers, sisters, if someone, brother, sister, there's something wrong and the Lord leaves it still, means even though God didn't touch him, it is because he is not a children of the Lord. Kaya nga, halimbawa po sa atin, mga brothers and sisters, kung mayroong anak o mayroong isa na pumunta sa maling daan, pagkatapos, yung Panginoon ay walang ginagawa sa kanya, ito ay dahil hindi siya anak. So if you do not receive the God's discipline, even though you are committing, maybe, perhaps, you are still not yet born again Christian. Kaya nga, kung wala kayo natatanggap na disiplina, pagkatapos na makagawa ninyo ng kasalanan, marahil kayo ay hindi pa anak ng Diyos. Why? Bakit? Bible is true. Dahil yung Biblia ay totoo. God never lie. Ang Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling. If you are truly son of God, and if you commit sin,
we have to receive from the Lord the God's discipline. Dahil kung kayo ay tunay na anak ng Diyos, pagkatapos na gumawa ng kasalanan, ay tatanggap tayo ng disiplina. Brother, sister, look the verse 7 at 8 or so. Tignan niyo po yung verse 7 at 8. Verse 7. If you endure chastising, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? Verse 8, brother and sister, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon, kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Likewise, Christian, true Christian, who are children of the Lord, receive many discipline from the Lord, large or small, in their Christian life. Kaya nga, ang mga Kristiyano ay mga anak ng Panginoon ay tumatanggap ng maraming disiplina mula sa Panginoon. Malaki, maliit, sa kanilang buhay Kristiyano. So, in order to receive God's discipline, do not afraid because you are born again Christian, son of God. Kaya nga sa pagtanggap ng disiplina ng Diyos, huwag kayong matakot dahil kayo ay anak ng Diyos. But you have to afraid. If there is no discipline from the Lord, even though you commit sin more and more, maybe you are the illegitimate. Kaya, subalit, dapat kayo matakot. Kung gumagawa kayo ng kasalanan ng higit at higit pa, subalit walang natatanggap na disiplina, kung gayon, kayo yung mga anak sa labas. Illegitimate means orphan. Kaya yung anak sa labas, ibig sabihin nito mga palaboy. However, some Christians are disciplined by God and some do not know that it is a discipline. Kaya, ibig sabihin nito, yung mga anak sa labas ay hindi nila alam yung disiplina ng Diyos. So, in such case, such kind of brother, sister, who are receiving the discipline but they do not know it is a discipline. In such case, this is frustrating because we cannot even say it is a discipline. Gayun pa man, may ilang mga Kristiyano na dinidisiplina ng Diyos, subalit hindi nila alam na ito ay disiplina. Sa ganitong mga pangyayari, ito po ay talaga nakakalungkot dahil hindi natin ito masabi man lang na ito ay disiplina. But brother, sister, don't misunderstand. Don't judge it, other brother, sisters, something wrong. Subalit, ito po mga brothers and sisters, huwag po ninyong husgahan yung mali ng iba. Don't judge it. It is discipline for the brother, sister. Huwag po ninyong husgahan na sasabihin na ito ay disiplina sa mga brothers and sisters. Because we are not the Lord God. Dahil hindi tayo ang Panginoong Diyos. Only one able to judge is the God. Isa lang yung may karapatan na humusga, ito ang Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? Instead of we judge it to others, it is discipline, we have to forgive each other. Sa halip na husgaan sila at sabihin na disiplina ito ng Diyos, kailangan natin silang patawarin instead at ibigin. Instead of judge it, it is discipline to other brother, sister, we have to pray each other, we have to help each other. Sa halip na husgaan sila na ito ay disiplina mula sa Diyos, kinakailangan nating ipanalangin sila at tulungan ang bawat isa. Why? Bakit? God doesn't allow us to judge each other. Dahil hindi pinapahintulutan tayo ng Diyos na husgahan ang isa't isa. You understand? Naintindihan niyo po? If there are some brothers who judge other brothers and sisters, he is the proud man before God. Kung may isang brothers or sisters na hinuhusgahan yung ibang brothers and sisters, siya ay taong mapagmataas sa paningin ng Diyos. Verse 10, brothers, sisters, pasay po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Not allowed to judge each other. Kaya hindi pinapahintulot na husgahan ang isa't isa.
That's why verse 13, Bible says, kaya nga po sinasabi dito ng Biblia sa verse 13, 13, brothers, sisters, or so, let's read together. 3, 2, 1, huwag na tayong humatol pa sa isa't isa, kundi ipasya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid. Therefore, let us not judge one another anymore. That's why, instead of judge each other, we have to pray for one another. We have to help one another. Kaya nga sa halip na hatulan o husgahan ng isa't isa, kailangan nating tulungan ng isa't isa, ipanalangin ng isa't isa. We have to keep in mind. Kailangan po natin itong tandaan. That is Jesus Christ's mind. Sa ating isipan dahil ito ay kaisipan ni Jesus Christ. One more, the Philippians chapter 2. Isa pa po, Philippos chapter 2. Chapter 2 verse 3 and 4. Chapter 2 verse 3 hanggang 4. Let's read together. 3, 2, 1. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ang bawat sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. In verse 5, let's read together, 3, 2, 1. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus, di naman. We have to interest each other. We have each other. That is Jesus Christ's mind. Kailangan po nating magkaroon ng interes sa isa't isa, tulungan ng isa't isa. Ito po yung kaisipan ni Jesus Kristo. So when we see some brothers and sisters receive from the Lord God's discipline, we have to think it is not discipline. Kaya nga, kapag mayroon tayo nakikita na may sa mga brothers and sisters na disiplina ng Diyos, huwag po nating isipin na ito ay disiplina mula sa Diyos. Because we don't know, we don't know God's willing. Dahil hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos. We have to just think. We have to help each other. We have to pray for each other. Ang kailangan lang nating isipin ay kailangan nating tulungan ng isa't isa, ipanalangin ng isa't isa. Anyway, brother, sister, let's go back. Hebrews chapter 12, go back again. Balikan chapter po 12, natin. Verse 5 hanggang 6. Balikan po natin, brothers and sisters, Hebrews chapter 12, verse 5 hanggang 6. Verse 6, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Anyway, remember, when we have commission secretly, even though we knew already it is not God wants, God will give us the discipline. Kaya tandaan niyo po ito. Because we are son of God. Pag tayo nakagawa, gumawa ng lihim na kasalanan, bagaman alam natin na ayaw ito ng Diyos, tandaan niyo po. So we have bibigyan tayo ng disiplina ng Diyos dahil tayo ay anak ng Diyos. We have to know the reason why God gave us the God's discipline sometime. Dapat po nating malaman yung dahilan kung bakit binibigyan tayo ng Diyos ng disiplina kung minsan. We have to know the purpose of discipline from dapat po nating malaman ang layunin ng disiplina mula sa Diyos. Actually, the discipline from the Lord comes from the God because of God loves for us. Sa katunayan, yung disiplina na nagmumula sa Panginoon, sa Diyos, ito ay dahil iniibig tayo ng Diyos. The reason is that it is the things that the Lord corrects our mistake and make us true Christian life so that we will not be ever ashamed when we stand before Him. Sa katunayan, ito ay paraan ng Panginoon upang itama yung ating mga pagkakamali at gawin tayo na mabuhay na mga tunay na Kristiyano upang hindi tayo mapahiya kapag tumayo tayo sa harapan niya. In order to make us, we will not be ashamed when we stand before God. Sometimes that's why God gave us the discipline. Kaya nga upang huwag tayong mapahiya kapag tayo ay tumayo sa harapan niya, kaya nga minsan binibigyan tayo ng Diyos ng disiplina. So, when we get discipline from the Lord, when we realize ourselves, myself, it is God's discipline, at that time, we may not misunderstand God's discipline. Kaya nga, kapag naunawaan natin na tayo ay nakagawa ng pagkakamali sa Panginoon, na tumatanggap ng disiplina sa Panginoon, sa sandaling iyon, ay hindi tayo magkakaroon ng maling pagkaunawa sa disiplina ng Diyos. Don't misunderstand, it's not means we are not son of God. Kaya huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa na
Dahil dito ay hindi tayo anak ng Diyos. It's not only because of God hates us. Hindi ito nangangahulugan dahil napupuot sa atin ang Diyos. We must know that discipline comes from that good purpose of the Lord. Kaya dapat po nating malaman na ang disiplinang iyon ay nanggaling sa mabuting layunin ng Panginoon. And from now on, let's think about that, the method of discipline. At simula po ngayon, pag-isipan po natin yung paraan ng disiplina. So how does the Lord discipline us? Kaya paano ba tayo dinidisiplina ng Panginoon? Let's think about this moment. Kaya pag-isipan po natin ito sa sandaling ito. First, He disciplined brother and sister round us. Kaya una, dinidisiplina niya yung mga brothers and sisters sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. He disciplined the people round us. Kaya dinidisiplina niya tayo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. So the first way the Lord disciplines us is through those who are around us. Kaya ngayong unang paraan ng pagdisiplina sa atin ng Panginoon ay sa pamamagitan ng mga nakapaligid sa atin. Sometimes, if you face someone, brother, sister, against you and hate you, attack you, you have to think. It may be God's discipline. Kaya kapag may ilang mga brothers and sisters ay laban sa inyo, ayaw sa inyo, galit sa inyo, kailangan ninyong isipin na marahil ito ay disiplina ng Diyos. Naintindihan niyo po? Why? Bakit? 2 Samuel chapter 7. Tingnan po natin, ikalawang Samuel chapter 7. 2 Samuel chapter 7 verse 14. Ikalawang Samuel chapter 7 verse 14. Pasahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. I will chasten him with the rod of man and with the blow of the son of man. That's why. It means that if we do something wrong inside of God, that discipline will curse us to suffer through the people around us. Kaya ibig sabihin ito, kapag mayroon tayong nagawang mali sa Diyos, yung disiplinang iyon ay sanhi at ng pagdurusa natin sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. So if we do something wrong before God, the Lord's discipline suddenly make our friend relationship become bad. Kaya nga, kapag mayroon tayong nagawa na mali sa Panginoon, yung disiplina ng Panginoon ay bigla na lang yung kaibigan natin, magkakaroon tayo ng masisira yung sa kaibigan natin. That's why, at that time, we should think whether it is God's discipline or not. Sa sandaling iyon, kailangan po nating isipin na ito ay disiplina ng mula sa Diyos. But opposite. Look, Proverbs chapter 16. Yeah. Proverbs chapter 16, subalit, verse 7. Sa kabaliktaran po, tignan po natin, Kawikaan, chapter 16. Proverbs chapter 16, verse 7. 16, verse 7. Instead of we committing, we something wrong, instead of that, if we do our best to serve the Lord, our good Christian life, if we make him please, he make even his enemy to be at peace with him. Kaya nga, subalit sa kabaliktaran po, sa halip na gumawa tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos, sa halip na ganun, kung tayo ay mamumuhay ng sa ating makakaya para sa Panginoon, kung ganun, kung tayo ay magbibigay lugod sa Panginoon, maging kasiya-siya, kanyang pinagkakasundo, maging ang mga kaaway niya. Can you get my point? Naintindihan niyo po ba? So, Proverbs chapter 16, verse 7. Yeah, Kawikaan 16, verse 7. Let's read together. 3, 2, 1. Kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiya-siya, kanyang pinagkakasundo, maging ang mga kaaway niya. That's why, according to this word, if the Christian live a life to please the Lord, the enemy will make them reconcile. Kaya nga, ayon po sa mga salitang ito, kung ang Kristiyano ay mabubuhay ng buhay na kasiyasiya sa Panginoon, pagkakasunduin niya, maging yung mga kaaway niya.
They say, on the contrary, if saved Christians commit the sin that grieve the Lord will discipline them, and even a close friend can become an enemy. Subalit kung sa kabaliktaran, kung ang ligtas na Kristiyano ay gumawa ng kasalanan, ito pa ay magbibigay ng pighati sa Panginoon. At yung Panginoon ay magbibigay ng disiplina sa kanila, at maging yung kanilang malapit na kaibigan ay magiging kaaway nila. And second, the way of discipline. At yung pangalawang paraan ng disiplina ng Panginoon. Second, he disciplined through physical illness. Nagdidisiplina siya sa pamamagitan ng yung sa physical, sa pamamagitan ng mga sakit. Physical illness, sickness. So second, the Lord chastens us through the physical, the sickness. Pangalawa, yung Panginoon ay nagpaparusa sa atin sa pamamagitan ng sa physical natin ng sakit. Why? Bakit? Job chapter 33. Job, tignan po natin. Job chapter 33. Verse 19. Man is also chastened with pain on his bed, and with strong pain in many of his bones. Pinurusahan din ang sakit sa kanyang higaan ng tao at ng patuloy na paglalaban sa kanyang mga buto. In this word, the Lord said, man is also chastened with pain on his bed. Means, the Lord sometimes disciplines his children, his parents, his relative through physical illness. Ibig sabihin nito na yung Panginoon minsan dinidisiplina yung kanyang mga anak, yung kanyang magulang, kamag-anak, sa pamamagitan ng mga physical na sakit. According to the Bible. Ayon po sa Biblia. But don't misunderstand, it's not means. Doesn't mean that all of our illness are from the are disciplined from the Lord. Pero huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Hindi po ito nangangahulugan na ang lahat ng sakit natin ay disiplina don't mula sa Diyos. Huwag po kayo malito. When we saw some brother or sister who has sickness, you don't think it is God's discipline. Kapag nakita ninyo yung isang ilang brothers and sisters na mayroong sakit, huwag po ninyong isipin na ito ay disiplina ng Diyos. The proverb means, the Job means, it means that the Lord also used that method through the illness. Ito po sa Job na nakasulat po dito, na ibig sabihin po nito na yung Panginoon ay ginagamit din yung paraan na ito sa disiplina. And then, let's go to 1 Corinthians chapter 11 or so. I will explain to you. At tignan din po natin. Introduce to you one of the word of God. 1 Corinthians chapter 11. Unang Korinto, chapter 11. Verse 30 hanggang 31. Verse 30 hanggang 31. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. Verse 31, subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Actually, the Corinthian church has a lot of the problems inside of God. Sa katunayan, yung iglesia sa Corinto ay mayroong napakaraming problema sa paningin ng Diyos. Especially, to give the background of his verse, even though the Corinthian saint sinned, they didn't turn their sin back. Lalong-lalo na po, kung yung background ng talatang ito, bagaman ang mga banal sa Korinto pagkatapos silang magkasala, ay hindi po sila tumalikod sa kanilang pagkakasala. So the Lord disciplined the Corinthian the people. Kaya nga, dinisiplina ng Panginoon ang mga bligtas na banal doon sa Korinto. That's why verse 30, look one more time, verse 30, the Apostle Paul said that they were disciplined, and many of them were weak and sick and sleeping. Kaya nga, dito po sa verse 30, sinabi ni Apostol Pablo na dahil sila ay dinisiplina, kaya nga marami sa kanila ang may hina at may sakit at ang ilan ay namatay na. Here, the one who sleep here means the dead. Kaya yung natutulog, ibig sabihin po nito sa English, yung natutulog, ay ibig sabihin po nito na namatay na. So the Bible describes the saved and the dead as sleeping in Christ. Kaya yung Biblia po ay pinapaliwanag dito na yung ligtas at ang mga patay ay natutulog kay Kristo.
So as the sleeping one wake up again to save and death will be resurrected to a body that does not die again. Yung natutulog, ito po ay gigising ulit at ang mga ligtas at ang mga patay ay muling mabubuhay tungo sa katawan na hindi na muling mamamatay. This means, brother, sister, in the Corinthian church, for example, they were people who suffered and sickness, even death, because of that discipline. And their bodies were weakened by the Lord's punishment. Kaya nga mga brothers and sisters, maging doon sa iglesia ng Corinto, sila ay mga taong nagdusa sa sakit, maging sa kamatayan dahil sa disiplina ng Diyos, at ang kanilang mga katawan ay naging mahina dahil sa parusa ng Panginoon. Like that, the Lord sometimes disciplines His children through physical illness. Kaya gaya po nito, minsan yung Panginoon ay dinidisiplina ang kanyang mga anak sa pamagitan ng physical na sakit. And third, at pangatlo, you are disciplined. We are disciplined through the financial difficulties. Tayo ay dinidisiplina sa pamagitan ng pinansyal na kahirapan. Financial also, sometimes from the God's discipline. Yung pinansyal na kahirapan, minsan, ito rin ay mula sa disiplina ng Diyos. Isn't not all. Hindi lahat. Sometimes the two faithful brothers, God allowed them the financial problem. Maging doon sa mga tapat na mga kapatid, pinapahintulot ng Diyos yung kahirapan sa pinansyal. Like Job. Gaya ni Job. It's not God's discipline. Hindi ito disiplina ng Diyos. Test. Ito ay pagsubok. In order to make him more strong. Upang magawa siyang higit na malakas. You understand? Naintindihan niyo po? So, Psalm chapter 39, verse 11. Kaya, mga awit, 39, verse 11. Psalm chapter 39, verse 11. Mga awit, 39, verse 11. Psalm chapter 39, verse 11. Brother and sister, or so, let's read together. 3, 2, 1. Kapag pinarurusahan mo ang tao ng may pagsaway sa pagkakasala, iyong tinutupok na gaya ng bukbok ang mahalaga sa kanya. Tunay na ang bawat tao ay isa lamang hininga. So in this word, the Lord said that when we rebuke His correct man for unikage, He make His beauty melt away like a moth. Kaya nga, gaya po ng salitang ito, sinabi ng Panginoon na kapag pinarurusahan yung tao ng may pagsaway sa pagkakasala, tinutupok na gaya ng bukbok ang mahalaga sa kanya. It means that the Lord will lose the riches of men. So that is why the Lord awakened the correct them through the economic difficulties, financial difficulties, and correct them. Ibig sabihin po nito na inaalis ng Panginoon ang kanilang yung kayamanan sa taong iyon. Kaya nga, yung Panginoon ay ginigising sila at tinatama sila sa pamagitan ng pinansyal na kahirapan. So when you face the financial difficulties, we have to look back. It is God's discipline from the Lord. Kaya nga, kapag tayo ay naharap sa pinansyal na kahirapan, kailangan po nating balikan kung na ito ay disiplina ng Panginoon. I want it to you. Don't misunderstand. When you face someone have the financial difficulties from the Lord, it is not God's discipline. You don't think like that. Kaya binabalaan ko po kayo. Kapag mayroon kayong nakita ng mga brothers and sisters na mayroong kahirapan sa pinansyal, huwag po ninyong isipin na ito ay disiplina ng Diyos. Don't think others. You have think yourself. Kailangan po ninyong isipin yung sarili ninyo, hindi ang iba. Isn't it? Di po ba? I told you again one more time. I don't mean that everything is discipline. Ulit, sasabihin ko po sa inyo, hindi po ito nangangahulugan na ang lahat ng bagay ay disiplina. Financial problem also is not all God's discipline. Dahil yung maging yung pinansyal sa yung problema sa pinansyal ay lahat ito ay hindi disiplina ng Diyos. It is also one way the Lord use it as a meaning of discipline. Yeah. Ang gusto ko pong sabihin, ito ay isa lamang paraan ng Panginoon na ginagamit niya bilang disiplina. Sometimes someone have misunderstood. Why? Even though I commit sin a lot,
But why didn't give me the discipline? Dahil merong immediately? Iba na, bagaman, bakit gumagawa ako ng maraming kasalanan pero hindi ako kaagad binibigyan ng disiplina ng Diyos? Don't worry about it. It's not mean you are not son of God. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ito nangangahulugan na hindi na kayo anak ng Diyos. The reason why God didn't give you God's discipline immediately. Ang dahilan kung bakit hindi pa kayo binibigyan ng Diyos ang disiplina kaagad. Look, the Hosea chapter 10. Tignan niyo po. Hosea chapter 10, verse 10. Chapter 10, verse 10. Hosea chapter 10, verse 10. Hoseas po, chapter 10, verse 10. Let's read together. 3, 2, 1. Ako'y darating laban sa masasamang tao upang parusahan sila at ang mga bansa ay titipunin laban sa kanila kapag sila'y naghapos sa kanilang dalawang pagsalangsang. It means, He chastised people when He wants them. Ibig sabihin ito na, pinarurusahan niya yung mga tao sa kapag nais niya. Ibig sabihin ito na sa oras niya. Actually, the Lord knows well when is the best time. Sa katunayan, nalalaman ng Panginoon kung kailan yung pinakamabuting pagkakataon. That's why the Lord disciplined them at the best time. Kaya nga yung Panginoon, dinidisiplina sila doon sa pinakamabuting pagkakataon. So when God waiting for you before gave you God's discipline, it's much better to repent immediately. Kaya nga, habang yung Panginoon ay naghihintay na bigyan kayo ng disiplina, mas maigi na na magsisi kayo. Okay, one more I have to tell you. About the attitude of those who are disciplined. At isa pa po, sasabihin ko po sa inyo, yung pag-uugali ng mga taong dinidisiplina. So what should we do when we are disciplined by the Lord? Kaya nga, ano ba yung dapat nating gawin kapag tayo ay dinidisiplina ng First, Panginoon? Una, we must look back on what our failed is and turn away from the sin. Una, kailangan nating balikan kung ano ba yung ating pagkakamali at tumalikod mula sa kasalanang iyon. If even though you got warning to you through the God's discipline, but if we do not look, return your long way, one day God will give you the great discipline. Kahit na binigyan na kayo ng disiplina ng Diyos, subalit hindi kayo tumalikod doon sa inyong maling daan, kung ganun, isang araw, bibigyan kayo ng Diyos ng higit na malaking disiplina. That's it. The first is that we must founder what our own fail is and turn away from it. Kaya nga, unang-una, kailangan po nating balikan kung ano yung pagkakamali natin at tumalikod mula sa kasalanang iyon. When we get God's discipline, instead of hate Jesus Christ, God, instead of hide, instead of run away from the church, we must be thankful for the Lord's leading love. Kaya kapag tayo dinidisiplina ng Panginoon sa halip na magalit sa Diyos at sa halip na umalis sa church, sa sandaling iyon dapat po tayo maging mapagpasalamat sa mapagmahal na pangunguna sa atin ng Panginoon. When we got God's discipline, we should be thankful for the grace of the Lord who never let us go until the end. Kapag tayo ay tumanggap ng disiplina ng Diyos, dapat po tayong maging mapagpasalamat para sa biyaya ng Panginoon na kailanman ay hindi tayo hinahayaan hanggang sa katapusan. So, brother, sister, when we receive God's discipline from the Lord, we have to think, we have to give thankful to the Lord. Lord is the leading love. Kaya nga, mga brothers and sisters, kapag tayo ay tumanggap ng disiplina mula sa Panginoon, dapat po tayong maging mapagpasalamat sa mapagmahal na pangunguna sa atin ng Panginoon. Among the brothers and sisters, there are someone who the flesh. Yeah. Doon po sa mga brothers and sisters, mayroong mga tao na hangal. Why? Bakit? Don't misunderstand. The reason is, someone who received the God's discipline, instead of give thankful to the Lord and repentant,
they run away from the church. Dahil because of feel shame. Dahil pagkatapos silang tumanggap ng disiplina ng Diyos, sa halip na magpasalamat at magsisi, sila ay umaalis sa church dahil sa kahihiyan. Instead of receive God's discipline, he didn't come to church in order to receive God's discipline. Sa halip na tumanggap ng disiplina mula sa Diyos, hindi sila pumupunta sa church. They stopped to Christian life. Tinitigil nila yung kanilang Christian life. How foolish inside of God. Kaya gaano po ito kahangal sa paningin ng Diyos? That's why don't misunderstand. Kaya huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. The reason why God gave us sometimes God's discipline, it means because God loves us. Kaya yung dahilan kung bakit minsan binibigyan tayo ng Diyos ang disiplina, yung dahilan po, ito ay dahil mahal tayo ng Diyos. That's why don't forget it. Kaya huwag po ninyo itong kalilimutan. We must know that He loves us and disciplines us. Dapat po nating malaman na iniibig niya tayo, kaya nga dinidisiplina niya tayo. So we should be thankful for the grace of the Lord who never let us go until the end. Kaya nga, dapat po tayo maging mapagpasalamat para sa biyaya ng Panginoon na kailanman ay hindi tayo hinahayaan so hanggang sa huli. So when the Lord chastised us, it means that He loves me and does not forsake me. Kaya nga, kapag yung Panginoon ay pinaparusahan tayo, ibig sabihin ito na iniibig niya tayo at hindi niya ako pinapabayaan. Is not the Lord's love and grace great? Hindi ba ito'y pag-ibig at biyaya ng Diyos ay dakila? Isn't it? So, when we are disciplined by the Lord, we must thank the Lord for His grace. Kaya nga, kapag tayo ay dinisiplina ng Panginoon, dapat tayo maging mapagpasalamat sa Panginoon para sa Kanyang biyaya. Also, we are going to learn about four good Christian life. At hindi po patuloy po natin itong pag-aaralan para sa ating mabuting Christian life. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father God, who saved us and loved us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. Actually, when we were born, we were sinner, miserable sinner before you. For Jesus Christ's sacrifice for the Lord toward us, so we got salvation, we became your Son of God. Sa katunayan, nung kami ipanganak, kami po ay mga miserableng mga makasalanan. Subalit, dahil sa sakripisyo ni Jesucristo, kami ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. O Lord, even though we became your Son of God, but we are very weak spiritually. That's why please lead us and guide us sometimes through your discipline. Kaya bagaman kami ay naging mga anak ng Diyos, subalit kami may hina pa rin espiritual. Kaya nga, ginagabayan niyo po kami sa pamagitan ng disiplina. That's why we will look back and we will return our long way so that we will do for the Lord, we will live for the Lord. Kaya nga, babalik tanaw po kami sa aming mga sarili, sa aming mga pagkakamali at kami ay tatalikod sa pagkakamaling iyon at mabubuhay para sa Panginoon. O Lord, next week we will have the Bible seminar of the Ballesteros. At Panginoon, sa susunod na linggo ay magkakaroon po kami ng Bible seminar sa Ballesteros. O Lord, please bless this time so that many lost are able to be saved. Kaya pakiusap Panginoon, pagpalain mo rin po ang pagkakataong ito upang maraming mga tao ang maligtas. Not only Ballesteros Bible seminar, there are so many Bible seminar in the Philippines. Hindi lamang nowadays po yung Bible seminar sa Ballesteros, kundi pati yung maraming mga Bible seminar dito po sa pagkakataong ito sa Pilipinas. All the Bible seminar, O Lord, please help them who listener to attend the Bible seminar can be saved. Pakiusap Panginoon sa lahat ng mga Bible seminar na ito, tulungan niyo po yung mga nakikinig na maligtas. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.